What is up guys, nagbabalik tayo sa another episode ng ating budget pool. Sorry kasi medyo natagalan itong sumunod na episode. Nga pala, thank you sa mga sumuporta, na-reach ko na yung 1k subs today. Sana magtuloy-tuloy pa yung walang sawang suporta ninyo guys. So ito na, let's start, enjoy. So ito guys yung nabili ko, galing ako sa hardware. S4S na tong binili ko guys, wala na silang sinepa. Pero ang alam ko parehas lang naman sila eh. Ayan. Isang 12 feet tapos isang 8 feet. Ayan. Ito yung presyo nila. So ayun, bababa ko na. Ayos. Simulan natin sukatin at hatiin na. Hatikabit na sa pool natin. So ito guys, nangati ko na yung dalawang side. Ito, isa. Ganun din din ba. So ngayon is nakaklap siya. Ayan, para makuha ko yung exacto na 45 degrees. Ayan, nakasakto na siya guys. Para makuha ko yung 45 degrees ay ganito. Guguhitan ko siya dito. Ayan. And then tatanggalin ko to. After ko maalis ay ayan, guguhitan ko siya mula dito. Ayan. Edge to edge. Yan na yung saktong 45 degrees na guys. So ito guys, nahati na natin yung mga apat na 45 degrees yan. Pero din sa kabila doon. So yung susunod natin ang gagawin ay ito. Itong pupunta dito. Magamitin na natin yung 8 feet na S4S yan. Bago pala yun ay ikakabit ko muna yung dalawang tornilyo dito para maging holder niya pag isukat na natin para hindi na siya gumalaw-galaw. Bali temporary pa lang naman yan. Saka natin siya dadagdagan ng mga anim na tech screw dito. Yan. So pupunta muna ako sa hardware at bibili ng mga tech screw. So ito guys, nakabili na ako ng tech screw for wood. Yan, ito yung gagamitin natin dyan para ma-temporary fix siya.
So ito guys, nalinyahan ko na yung mga dapat pang butasan na yan. Tapos pinagdikit ko na yung dalawang side para parehas din sila, kasi bubutasan ko muna to ng drill yan. Saka ako gagamitan ng flat na ano, drill bit, para kumasa yung ulo ng text group. Yan. So ito guys, nilagay ko na tong temporary scroll dito, ayan. Hindi ko muna nilagyan tong mga to kasi tatanggalin ko pa, kasi babawasan ko pa to dito para pumasok yung pictures kapag naglaro, no? Tapos susunod natin ay isusukat na natin yung ito, yung banda dito, ayan. So ito na guys, naikabit ko na itong last piece na banda natin. Maganda yung pagkakasukat na guys, may konting ano lang, imperfection. Ganun din dito sa kabila. Ngayon susunod kong gagawin ay ito, kung paano ko ito tatapyasan. Medyo pag-iisip na ko muna kung paano ito tatapyasan kasi mahirap siyang tapyasan guys. Ayun guys, next day here. Ngayon yung gagawin natin ay ito. Tatapyasan natin to. Kita nyo itong nagugitan kong yan. Tatanggalin natin yan. Kasi kapag hindi yan natanggal, tatama lang yung mga pictures dyan. Hindi siya mahulog. Mahulog siya pag mabagal lang yung under ng pictures. Pero kapag malakasan yan, tatalbog lang yan palabas. Ayan. Lahat ng sides guys is babawasan natin. Doon. Doon. Saka dito. So, tara. So, ito guys, na lagari ko na yung slant nya. Ayan.
hanggang dito mag-i-end yung slant nya. Ayan. Ngayon is gagawin natin ay tatapasan ko to. Tatanggalin natin to, tong part na to. Yung gagamitin ko dito, kung hindi ko mahiram yung ewan ko yung tawag yung chisel at yun, tapos kung hindi ko nahiram yun, gagamit ako ng pitak niya. Unti-untiin ko tong tatapyasan para lang mag-slant siya. So stay tuned. So ayun guys, hindi ko makita yung ano, yung chisel tapos yung martilyo, nawawala rin. Kaya yung gagamitin ko siguro dito is yung jigsaw na lang. Ayan. Papaside ko siya tapos saka ko siya titirahin dito. So ito guys yung nagawa. Tatapyasan ko na siya. Bale pag tumama na yung pitches dito, mag-slide na siya agad pababa. Ayan. Lilihain ko na lang siya ng konti para makinis-kinis din siya. So ito guys, natapos ko na din tong isang side. Nakalimutan kong pindutin tong record button na naman, busy. Ayan. So ganito na yung magiging tsura niya guys. Pagdadaan mo yung bola dito, diretso na siya sa baba. Hindi na siya tatama dito. Ganun din yung, ito yung difference na pala. Kapag hinayaan lang natin to dyan, hindi papasok yung bola, babangga lang siya dito, kaya mainam na rin, nabutasan pa rin. Yan. Ngayon ganito din yung gagawin natin sa mga ibang sides. Stay tuned.
So ito na guys, kompleto na siya. Nilagay ko na lahat ng banda niya. So tignan niyo naman yung eyes niya. Sakto siya guys. Pantay na pantay. Baka may mga nagtataka dyan na bakit S4S yung ginamit ko, hindi yung sinasabi ko nung una na sagat, kasi ito yung reason. Bale, ito yung nabili kong sagat guys. Hindi kasi siya tuwid yung pagkakakat niya, kaya pangit naman kung ito yung ilalagay ko sa banda niya, kung bako-bako yung ano niya. Titignan nyo guys, ayan. Ito, yan. Hindi siya pantay. Ayan. Maganda ang sagat kapag banda ng pulan, ay kung sa banda ng pulan gagamitin. Ayan. Katulad nito guys, ayan. Ang laki ng ano, yung bako niya. Maganda sana to kung ano, kung maganda yung pagkakakat niya. Maganda din pa rin naman ang ano, yung S4S. Kaso nga lang, hindi siya yung pang matagalan. Hindi siya yung pang negosyo, ganun. Pwede din pang negosyo, pero mga 2 months siguro na diretso ng gamit is papalitan mo ulit, ganun. Kaya S4S na yung gagamitin. So ngayon, pintura na natin yung mga banda. Ito yung gagamitin kong varnish guys. Ito yung nabibili na ano, ready made na siya, ipapahid mo na lang. Tig 50 pesos, tapos itong Dudos na paintbrush, tag 40 pesos. So ito guys, after kong mapinturan lahat ng sides ay kinabit ko na siya. Nilagyan ko na lahat sila ng text coat. Ngayon naman ay susukatin ko na yung tatanggalin ko sa mga edges niya. Masyado kasing matulis, masakit to kapag tumama sa binti. So dito na nagtatapos itong video natin for today. Nga pala, salamat talaga sa mga sumusuporta sa channel na ito. Kayo yung motivation ko kung bakit ako gumagawa ng videos na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Kung nagustuhan mo to, please like and share to your friends. Yun lamang po. Peace!